Isang maganda at maulang araw sa inyo mga kakambing. So, kamusta kayo? Nanganganak ba ang ating mga kambing? O meron ba kayong bago mga kambing? Ito nga pala yung second part ng ating naglalanding kambing or goat in heat. Kung saan ipinakita ko yung pangalawang kambing ko na nag-heat. So yung kambing na yon isang beses lang siya nagpasampa tapos hindi pa siya nag-heat uli. So baka buntis na yon at hindi na uulit. Ngayon naman, itong ipapakita ko sa video na ito ay dalawang beses siya nagpasampa. So, tingnan natin. Hey mga kambing, magkahiwalay ang kulungan ng doe tsaka ng buck. Pero dapat make sure na natatanaw, nagkakatanawan sila. Yan o. Tatanaw nung buck yung ating doe. Para pagka in-hit, alalaman natin. Ayan, in-hit na rin yan kasi tingnan nyo naman. Pag nilapit nyo, ganyan. Try natin na. Ipapasok ko siya naman doon sa loob naman. O, oh, naipasok ka na yung barako. Napakakulit talaga. Kapag nag-first hit ang ating dough, mabilis siya magpapababa. Okay. So last week, di ba yung isa? Yung brown. Ngayon naman, ito si Pintaro. Ayun yung mga kids, iyakan. Iyakan sila dahil ang nanay nila nasa labas. Ang mga kids niya kakambing ay 2 months old. So dito sa practice ko sa farm, okay lang naman yun kasi hindi naman siya agad-agad mawawala ng gatas at sinusuportahan ko naman ang calcium yung nanay. Ngayon, ang kambing kasi ay pag nabuntis, 1 month magdadrop yung kanyang gatas. Kung mawalan man siya ng gatas, sakto 3 months, walay na rin yung kanyang mga anak. Oh yan, yung mga binata. Hanggang nood lang muna kayo. Ayan, yung muna si Barako. Nood lang kayo ha. Nood lang. Gaya nung sa nakaraan nating video, hayaan mo lang. Hanggat hindi umaayaw yung doe o yung babaeng kambing, eh hindi pa tapos yan. Pag ganyan, tuloy lang. Joke lang. Layo ko eh. Ingat din sa paglapit kasi pagka lumapit ka sa kanila na sobra, merong mga kambing na tulad nitong barako ko, aggressive. Naluluwag yan. Tuloy ang laban hanggat hindi umaayaw. Tapos na. Tapos na, nalayo na sa'yo eh. Uwi na tayo. Uwi na. Sayang hindi ko nakuhana nung na-shoot niya. Yung mas maganda sana kung na-close up ko kaya lang. Makakambing ang hirap din kasing timingan. Nagilihin ha. O, kanina nagpapasampa, hindi hinahanap yung anak. Ngayon, nahanap na niya. O, halika na, uwi na.
pasok na. Pasok, pasok. Ayan. Ayun na. Balik na sa kanya mga kids. Okay. Ang babaeng kambing na nasampahan after 1 month, wala na yung gatas niya. So sakto naman kasi ito, dahil pag naka 1 month simula ngayon, edi 3 months na yung anak. O 3 months, hindi na naman dumedede yung mga 3 months. Usually nagwawalay na yun. Walay na sa nanay, tapos ang kinakain na lang ay damo. Dila-dila sila ng ating salt block. Napakaaga eh. Napakaagang exercise ng dalawa. Ayun. Morning exercise. Wow. Morning mga kakambing. Ito po ka. Kahapon pa yan. Nagsisilipan dun sa kanilang kulungan. Ayun. Ayun, agang-aga. Nagising. Ayun, tayin muna natin makasampan ng mga. Huwag sa magsawa yung babae. Pag nagsawa, ayun, mabalik na natin sa kanya-kanya mga kulungan. Yung mga binabinata doon, ayun, nagpa-practice na rin. Puro lalaki sila magkakasama. Yan. Tayo nating masampahan. Pag sumawa, pabalik ko na. Morning. Oh, ayan. Yak yung mga anak. Kinahanap yung nanay nila. Okay, so same din doon sa brown natin na kambing. Ganun din, 2 months yung anak. Okay, 2 months yung anak, tapos naglandi na siya. Yun. So, ganito pala, kadalasan, kapag ka 2 months na, mga anak, naglalandi na sila. So, meron tayong ilang mga magkakambing, sabi. Yung iba, 1 week daw after mga anak, naglalandi na. So, wala pa naman ako na experience na ganun. So dito, magkasunod na kambing, 2 months anak, naglandi. So ganyan. So kung masasampahan siya ngayon, kung masasampahan yun ngayon, mga anak yan ng November, December, July, August, September, October, November. Ayan, mga November siya mga anak. Medyo nantok pa tayo kasi maaga pa eh. Tagal nilang matapos. Nagsasayaw pa. Sige, sayaw. O, ayun. Dahil siya ay napasok na. Kung gagawin ngayon yan ni Inahin, lalayo na yan. Katulad din nung nangyari dun sa isa. Tingnan natin kung mahagip natin yung tumutulo-tulo. Hirap kasi lapitan eh, nagagalit ng bara ako. Focus. Wala pa ng tumutuloy. Ayun, iihina. Ayan, galit. Mainit lagi ang ulo. Sawa na. Sawa na, uwi na. Hindi ko mabibidyoan pag pinauwi ko yan dahil baka tumalsik yung aking cellphone. yun muna. Okay.
Ayun, sakto. Sakto, may tumutulo kanina. O, pakita mo. Yan. Nahagip. Okay. Oh, ha? Tumulo na. Sana nahagip ng camera. Ayaw na yan. Hindi na siya makikipagkulitan kay Barako. O ngayon kailangan ibalik ko na siya sa mga anak niya. At doon na nga nagtatapos ang pagsampa ni Barako. So balik siya sa kanyang kulungan at siya po ngayon ay tanaw-tanaw na lamang uli. Ayan, so ganun po. Katulad din nung sa ating brown na kambing. So ganun, nakaibahan lang niya ay 2 araw siya nag-hit. Obserbahan pa rin natin, kung mag-hit man siya uli, ilalapit lang natin. Pero kung hindi na, okay na yun. Sana maging maganda yung pagbubuntis niya para magkaroon pa tayo ng maraming kids tulad nito. Yan, mga cute na mga kambing. At salamat nga pala kakambing sa panonood ulit sa akin channel. So, pakilike na lang po kung nagustuhan. Tapos comment po kayo kung meron tanong. At subscribe po kayo sa akin. Tapos share nyo na rin po sa mga iba nating kapwa magkakambing para makatulong kahit papaano yung video sa mga nagtatanong kung papaano pag nag-hit yung kambing. Salamat po!